Malamang nagtataka kayo kung bakit kulay green ang blackboard. Yan ang hahanapan natin ng sagot para sa video ngayong araw. Bakit nga ba blackboard ang tawag dito kung kulay green naman ito? Hindi ba green board dapat ang tawag dito? Ngayon, pag-aaralan natin ang history. Ganito kasi yan. Kaya yan tinawag na blackboard dahil black naman talaga yan dati. Ayon sa Concordia University, noong 18th century, ang gamit ng mga estudyante ay mga literal na blackboard. Ang mga blackboard na ito ay maliliit lamang at gawa sa slate o painted wood. Ngayon, bakit ganyan ang kinalabasan ng ating blackboard? Simula sa maliit, ngayon ay malaki na, nakasing laki na ng mga pader. Noong 1800s, may isang guro na nagngangalang James P. Lance. Mahilig siyang magpabuhit sa mga estudyante ng malalaking mapa. Ngunit dahil maliliit ang mga blackboard noon, hindi magkasya ang buong mapa sa kanilang sinusulatan. Kaya, ang ginawa ng guro na si James P. Lance ay pinagdikit-dikit niya ang maliliit na blackboard upang makabuo ng mas malaking blackboard. Mula sa ideyang yun, mabilis itong kumalat at lumaganap at ginagamit na rin ng mga ibang guro noon. Taong 1940, nagsimula nang gumawa ang mga manufacturers nito ng mas malaking blackboard dahil nalaman na nila ang importansya nito. Napalitan ito ng kulay noong taong 1960. Sapagkat binago ang proseso ng paggawa ng mga blackboards. Ang karaniwang gamit sa paggawa nito na traditional black slate ay pinalitan na ng green porcelain-based enamel. Ang bagong material na ito ay mas magaan at mas matibay kumpara sa naunang blackboard. Mas madali rin tanggalin ang mga nakasulat na chalk dito. At mas kaaya-aya din itong tingnan at titigan kumpara sa nauna. At simula noon, tinawag na ito ng mga tao na chalkboard. Dahil mas angkop itong tawag dito. Pero may ilan pa rin mga pasaway na blackboard ang tawag dito. Ikaw, anong tawag mo? Kung may iba pa kayong katanungan, ay pwede nyo itong isulat sa comment section at susubukan nating hanapan yan ng sagot. Bye-bye!